kasalukuyang ginagawa yung kalsada dito sa amin, sa tapat namin. Saka doon sa gawi doon. Yun, hanggang doon sa dulo, kaya matraffic. Ayan, galing po tayo sa ospital kanina, follow-up check-up ko at ayan, ngayon lang tayo nakalusong. Ito pa yung ginagawang kalsada. Matagal na to, 2 months na siguro to. Nabot na ng 2 months mahigit. Ayan, wala akong nakikitang nagtatrabaho. Although nakasimento na yung kabila. Kaya sana bago magtagulan eh masimentohan na itong kabila kasi malaking ano, matraffic dito pagka hapon. Tapos pagka nagtatrabaho, sinasara nila itong kalsada na ito. Doon tayo tumikod sa kabila, sa bayan. For some reason, di natin alam kung bakit tinigil nila or meron silang ibang ginagawa. Yan guys, magtatanim po kami ni Paring Kaloy ng ano, saloyot saka po petsay. Panggamit lang po sa ano, sa kubo. Meron po, meron pa po kaming tirang binhi noon. Tatanim na po namin. Tapos yung buto po ng saloyot, hinaluan ko po ng pataba. Isasabog po namin dyan. Ayan na po yung mga mais namin guys. Natapos na po namin gambulin. Malinis na po. Pwede na pare yan. Pwede sa loyo. Diyan gawin pare, yung sa loyo. May pabahon pong pataba para po pag tumubo, maganda pong dahon. Saka siya pare. Naman pong petsay. Pag napatubo natin pare, meron na tayong panggamit sa kubo ne. Sige yan po, kinrush cutter na po yung gilid. Ito lang po naman yung madamo. Hindi po na pasok ng power tiller kasi marami po yung tiller. Good morning.
Good morning po. Mag-spray po muna kami bago magpataba. Para hindi makaporma po yung mga uod. Pagka po ganyang tagulan, uod po yung mga umakatake sa ampatola natin. Eto guys, tatanggalin na po natin yung sangay dahon ng ampatola para lumaki po yung ating talbos ng ampalaya. Ampatola po yung ampatola. Ganda na po yung resulta ng aming alagang ampatola. May nakita na po akong bunga maliit saka mga bulaklak. Paano yung ano natin dito pare sa ano? Papadapan po uli namin ngayon. Isang latang sardinas pare sa isang tumpang tubig na. Ganun po, sa mamataba po kami ng ampalaya, pangalawa na po ito. Pangalawang pataba na po. Para agad mamunga. Wala ka na ere, bunga na po ito. Yan ang nagmumula ng bunga, bulaklak. Saka yung mga sanga po na yan, magbabawas po tayo ng mga dalawang sanga para kagad yung ano, mamumulak lang. Magbabawas pa po tayo ng ilang sanga. Bunga na. Ayo. Ay, ay ne oh. Oh. Ay ne oh. Wow. May bunga na. Sa gilid na ba? Kabilang gilid man. Kabilang gilid. Meron na siyang bunga. Hihintay na lang. Bapayin yung ano sa akin na may palatandaan. Ala ko dun yung binuo sa drum. Hindi. Sa may ano lang, timba-timba na lang muna. Mamaya na lang doon sa may bubusa lang namin doon sa drum mo. O mamaya. May bubusa, may bubus. Yun nga, pang isang drum nga yun. Ah, pang isang drum yun? Oo. Ah. Sumobra pong isang karga doon sa nispray doon sa ampatola ni Kuya Salvi. Nispray na po ni Pari Patrick sa mais natin. Kasi mauud din. Ano, ganda ng mais.
guys, natapos na po yung sprayan natin. Papatubig naman po tayo. Subo tayo guys. Kaping masarap. Bumigay na isang camera namin. Ayan ang mag-record. Tanggal na yung goma dito. Pero dito okay pa siya. Kaya lang ayaw mag-record. Yan ang unang nasisira dyan sa GoPro yan. Yung mga pindutan na yan. Eh pare, may mga dating butas na yan. Ah, dyan na lang. Sige pa. Pare, ayun yung isang ano ah. Gusto ko pa. Na? Maganda pa. Dyan na lang pare. Baka na. Para malalim sana pare. Yung ang patola. Pwede niya. Malapit ka kaya? Kaya po, butas. Oh yeah. Ito guys, bali ito pa lang yung pangalawang pataba namin, isang triple 14 at saka isang unique 16 Yaramila. Maghahaluin natin kasi bububod. Bali yung unang pataba kasi namin ano, nitrogen at saka calcium. Kaya ngayon medyo, at saka ang ginawa namin doon, dilig. Ngayon medyo malalaki na yung ampatola natin. Ayan. Lalagay na ayan. Ibubutas natin dyan sa tabi ng puno. And then, tsaka na lang natin papatubigan. Ayan, malaki na sila. Bawi na yan, bawi. Bali ano pa lang to. Pangalawang pataba pa lang namin. Dami na nila sanga. Ganda ng talbos. Lusogo. Ayan, mga sanga. Bali, ano na to.
22 days. 3 weeks na mahigit. Yung kay Saldi medyo delay ng ano yan eh. Nauna kami ng 2 days, 3 days dyan eh. Yung sa kanya medyo hindi pa siya ganun ka-recover. Pero okay naman ah. Dito nagpapatubig naman si Patrick. Makakatapos lang sa talong dito naman. Tama, pagkatapos nito tuyo na sa talong. Ganyan lang, vice versa lang, balikan. Kasi mabilis matuyo yung lupa. Lalo na pagka ganyan yung tanim natin, ganyan kabata. Kailangan yan, hindi natutuyo yung lupa. Kasi nakukuha sila sa init. Pagka sobrang init as walang tubig, eh, dun sila nadadali. Ganda na nila. Three weeks old. Mga bilang pa tayo mo 1 month. Aga, makakapaghalaw-halaw na tayo dyan. Bilis lang yan. Kada umaga yan, ang hinahaba yan, nasa isang dangkal, yung magdamag. You know, so far so good. Ganda ng ano, taba ng talbos. Lalo na pag tumalab pa yung pataba. Kaya ang patubig ni Patrick ngayon talagang ano, babasain na niya lahat. Dahil mabilis matuyo. Ayan, pangalawang patubig na yan. Nga lang, sabay na yung damo. Masabay na yung damo. Konting tiis na lang guys. Hindi na tayo may init dyan. Medyo ano lang kasi ang patola. Medyo mahirap lang ipa-recover yung ampatola kasi ano, may dugtungan siya. Kaya matagal bago siya maka-recover. Pero yung ganyang kalaki, okay na yan. Ito yung klase ng damong mahirap ano yun. Mahirap i-grass cutter. Nangaos kanini nyo? Muta. Yan yung muta sa Kapampangan. May makulit na damo. Kahit yung grass cutter, hirap dyan pag makapal na. Yan o. Makunat siya. Masamang nababati ulan eh. Tumigil na naman. So lalagyan na namin yung kay Saldi. Para kung sakaling umulan mamayang gabi, yan, may pondo. Oh. Matunaw na. Okay na rin yung kay Saldi oh. Maganda na rin. Nauna tayo ng ano niyan, 3 days sa kanya. Kaya medyo maliliit pa yung sa kanya eh. Pero all goods na rin yan. So, meron pa tayo nakikita ang mga medyo mahihina pero sana makarecover. Pagka first time mong magtanim ng ampatola, yung unang 2 weeks nila mawawalan ka ng gana kasi nga may dugtungan sila, matagal makarecover, matagal kala mo hindi mabubuhay pero pagka once na ganito na kalaki, yan dire-diretso na yan. So ito po yung sinasabi ko, pagka nakatayo na yung balag, mabilisan na yung trabaho mo, madalian na. Once na nakapagtanim ka na, yan na lang gagawin mo, magpapatubig, magdada mo, pataba, spray, yan na lang. Kaya kainama nung ampalaya, mamumuhunan ka sa balag. Tapos pag kumita ka, meron ka pang ekstrang pundar yung balag, yan tulad yan. Nakabawi tayo dito yung balag, kumbaga ito na yung pinakatubo natin, magagamit natin to ng hanggang 3 crop. Ito pangalawa na to kay Saldi, sa amin pangatlo na.
pwede, actually pwede pang isa yun sa amin. Siguro pwede pa yung ampalaya ulit dyan, pero hindi na dito sa may plastic mulch, dito na sa gitna. Pero hindi rin buto, hindi rin po pwede yung buto, kailangan grafted din. Dito natin itutudling sa gitna. So yung kay Saldi, hanggang tatlong crop, sa amin apat. Depende, depende kay Saldi kung pwede pa niyang kung gusto pa niyang tamna ng pang-apat, o pwede pa. Basta palit-palit lang ng mga serga, ng mga tulos. Yung sa amin, pang-apat. Tapos yung panlima, pwede nating lagyan ng talong. Kaya sulit. Sulit yung ano natin, balag. Ang pinaka nakakatakot lang nating kalaban dyan, pagkatagulan, eh yung kalamidad, bagyo, baha. Pero ulitin ko, pag yung tag-ulan na to nakalusot ka sa ampalaya, sigurado maganda yung presyo. Oh, ayan, bumira na naman, oh. Huwag nyo kasi pinapansin. Huwag pang pansin, pare. Oh, ayan na naman, silong ulit. Okay, may dalawa. So palagay ko ito, guys, tutuloy na. So bukas naman ulit, guys. Kita-kita tayo. Maraming salamat.